Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, samahan nyo nga po kami sa aming 10 days culinary training dito sa Endoran. And as you can see, nandyan na po ako sa McKinley para ako po ay mag-check-in dito sa aming dorm for 10 days. Ayan, that is day 1 and kakagaling ko lang po sa duty sa Marriott Hotel. At eto nga po yung room namin, 6J, kasi kami po ay nasa 6th floor. And maganda rin dito sa room namin kasi tapat namin yung magandang view na fountain sa labas. So ayan, day 2. Tignan nyo naman kung gano'ng kaganda dito sa Endoran. Talaga mapapagod morning ka na lang talaga, oh. Napakaganda ng view, napakalinis. Siyempre mamahaling school to, eh. Tapos tingnan mo naman ang carpet na ANB. Parang araw-araw ka na sa Storm Magic, diba? Tapos pinamigay na yung mga gamit namin para sa 10 days culinary training. At ayan, si Chef King ang aming instructor na kine-check yung mga knife kung kumpleto ba bago nila i-distribute sa amin. So bali pala guys, yung training namin dito is free, kasi kung hindi to free, hindi ako makakapag-aral dito guys, kasi sobrang mahal ng tuition dito. And ayan, coffee break lang kami ng mga kagengeng ko. Yung training namin dito guys is free nga kasi ito ay sagot ng aming company, which is Holland America Line. Bali, bago kami sumabak sa aming mga barko, kailangan namin makapasa dito sa training na ito. Kasi kung hindi, hindi ko na lang alam kung anong mangyayari sa amin. Pero may mga hindi talaga nakakapasa sa training at hindi sila nakakagraduate. So hindi ko alam kung ano ang option sa mga ganun na hindi nakapasa sa training. So kailangan talaga isigalingan namin sa training, makinig at makapasa sa mga exams and individual presentation, and also sa mga kitchen activities. Kailangan namin maipasa lahat iyon. At tutulungan naman talaga kami ng mga instructors and also yung mga kabatch namin na matagal na rin silang nakakapagbarko, at sinishare naman nila yung mga knowledge at experiences nila sa barko. So nagkakaroon din kami ng mga idea ng mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin, mga ganyan. So ayan si Kosa, siya daw ay dakilang AI na geng-geng. Baliwag lang, diba? Pero solid yan kasi ang dami niya rin tinuturo sa aming mga experiences niya sa barko. So ayan, bumalik na rin kami sa aming room kasi tapos na yung lunch break, and bababa na kami sa kitchen area para sa aming kitchen activity. So ayan, sinusuot ko na yung apron ni Gordon Ramsay, charot. So habang papunta kami sa aming kitchen area, ay binigyan kami ng quick tour ni Chef King dito sa Endoran. So dyan pwede daw kami bumili ng mga damit, kaso ang mahal nga guys, kasi nga Endoran nga yan. So nandito na kami sa aming kitchen, at kung makikita nyo may mga food pans dyan. Diyan nakalagay yung mga ingredients na gagamitin namin para sa aming kitchen activity. At naka-divide na yan sa apat na group kasi kami ay 16 yung batch namin, at bawat group is 4. So apat kaming babae, kaya bawat group ay may babae din. So parang pangit ang term ko. Sige. Tapos ayun, pine-prepare na namin yung mga ingredients na gagamitin namin sa aming pagluluto. Kasi yan naman talaga yung dapat gawin, which is mise en place kung tatawagin sa culinary term, para mas smooth at mas mabilis. Kumbaga, namamaximize mo yung time mo, kasi pag nasa kitchen ka talaga, mabilisan yung galaw, kailangan very attentive ka and fast pacing nga, kumbaga. So kailangan naka-prepare na yung mga ingredients bago ka magsimula. So by the way nga pala guys, yung mga ginagawa namin ditong menu dito sa aming culinary training is ito talaga yung exact na menu sa Holland America Line. So napakaganda talaga ng training na to, kasi hindi naman sa kinukumpara ko, pero parang ganun na nga. Sa ibang barko kasi, pag natapos mo na yung requirements mo and nabigyan ka na ng vessel assignment, ganyan, kung saan kang barko sasampa, eh rekta sampa ka na talaga, yung wala kayong training. So napakaganda dito sa Holland America kasi
tinitrain muna kami kung ano yung mga menu dun sa barko na sasampahan namin. So hindi kami parang, alam mo yun, yung parang aanga-anga or ano-ano sa barko kasi wala kaming nalalaman. Kaya naman talagang sinusulat namin yung bawat training dito at ini-enjoy din namin at sinasabuhay, sinasabuhay ang mga natututunan namin dito sa training kasi sobrang, yun nga, swerte na din talaga guys at dito ako napunta sa Holland America as a first timer na magbabarko kasi para, alam mo yun, hindi ka aanga-anga talaga pag sampa mo ng barko na wala kang kaalam-alam. Ngayon, ano na? Day 3. Day 3 na po tayo. Yung tao parang alam mo yung inipit. Actually, paulit-ulit lang talaga yung ginagawa namin dito. Like, magbe-breakfast morning, tapos babalik sa dorm, mag-aantay ng class kasi 9 a.m. pa yung class namin. Tapos ayan, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng aking kosa. Pero malakas talaga ang trip niyan. At lunch break na naman. So ayan, another kwentuhan na naman ng mga barko experiences nila. So after namin mag lunch break, babalik na kami sa room. At kung ano-ano ng mga ginagawa namin, hindi ko maintindihan. Pero masaya kami dyan. At talagang mabilis lang kaming kumain guys kasi nga mga kusinero kami at alam mo naman pag mga kusinero mabibilis kumain yung mga yan kasi wala kaming mga break time, alam mo yon, hindi uso ang break time sa amin, diskarte mo kung paano ka makakakain at kung wala kang diskarte hindi ka makakakain, yun lang yon. Tapos ayan, nag-makeos-makeos na ako dyan insan, talagang nilagay ko na nga mga ingredients na dapat ilagay. At nakakatuwa kasi hinayaan ako ng mga aking grupo na dumiskarte diyan. Kasi yan naman talaga ang nangyayari sa kusina. Basta maintindihan mo lang ingredients, maintindihan mo yung procedure, kung paano yung magiging kalabasan ng gagawin mo, eh diskarte mo na talaga yan. At ganyan naman talaga sa kusina. Talagang kanya-kanyang diskarte yan bawat mga kusinero. Pero syempre, kailangan i-follow pa rin natin yung standard. Kasi kung hindi natin ipa-follow ang standard, panis-panis tayo kay chef. Patay tayo dyan. And as you can see, talagang ine-enjoy lang namin ng mga ginagawa namin. Kasi yan naman talagang importante, no? Kahit na pressure sa kusina, kailangan nag-e-enjoy ka pa rin, B. Kasi pag di ka na nag-e-enjoy, eh umalis ka na. Kasi hindi na para sa iyan. Tapos meron din ang mga pagkakataon na hindi rin talaga namin naiintindihan yung procedure. So nagtatanong-tanong din kami sa bawat isa. Yun naman talaga ang mahalaga din. Yun meron kayong teamwork and communication para sa isang successful na trabaho, no? Hindi talaga siya yung pagalingan. Kailangan tulungan kasi kapag may isang nagkamali or may isang sumabog dyan, eh sabog nyo ng lahat. So dapat talaga is nagtutulungan kayo and nadidivide din yung mga bawat trabaho para na ma-maximize nyo yung time preparation ninyo sa inyong pagluluto. So ayan guys, may naluto na kami at titikman ko na yan para ating ma-judge kung ito ba ay matabang o maalat para maremedyohan pa natin. Pinatikim ko din kay Kuya Bricks at napaso-paso pa nga ako dyan kasi ang init pa talaga. So yeah, masarap naman siya kasi alam mo na ako yung gumawa nun eh, kaya masarap yan. Sarili. Sariling buhat. Ganun talaga guys, syempre gawa natin, pag malaki natin yan, diba? So eto na lahat yung aming finished product. So tingnan yung mabuti at talaga namang nakakagutom habang ini-edit ko tong video na to guys kasi namimiss ko yung mga niluluto namin dyan. At talaga namang solid yung lasa. Masarap talaga siya. Okay, picture muna daw. So yan, hindi na mo ako nagkasalita. So after training namin guys ay nag-decide kaming apat na babae na magpa-laundry sa baba
kasi nga ay tinatamad kaming maglaba ng mano-mano. So, sabi namin is maghati-hati na lang kami dun sa bayad sa laundry and pagsama-samahin na lang namin yung mga damit namin. Tapos meron silang mga pinagchichismisan dyan. So, syempre hindi ko na lang ipaparinig sa inyo kasi nga chismis yan, guys. So, ayan, another morning na naman at another learnings para sa amin. At kami na ngayon ay magbe-breakfast. Pagkatapos ng breakfast, kami ay magla-lunch. So, paulit-ulit lang talaga yung ginagawa namin dito, guys. Guys, day 5! So, ayan, day 5 na daw kami, guys. Sabi dyan sa video, hindi ko alam kung nasaan ang day 4. Pero sabi dyan ay day 5 na kami. So, day 5 na yan. Okay, breakfast with gang gangs. Hi guys, day 7 guys. Yes. Say hello to wala my vlog. Wala pa pang ilalabo yan, eh. Hello, di naman malabo yan. Naka-against the light lang yan, eh. So ayun, medyo tinamad na ako mag voice over kasi sobrang sakit talaga ng ngipin ko ngayon, guys. Kakakabit lang nung retainers ko at sobrang sakit niya. So akala ko after 6 years kong mag braces ay makakain ako ng masasarap. Eh yun pala eh, kailangan natin magsuot ng retainers forever para hindi daw mag collapse ulit yung ngipin. Ganun sabi. So, bali patapos na tong video na to, itong vlog na to. Naglilinis na kami dyan at yun yung pinakaayaw ko talaga sa
pagiging kusinero ang maglinis kasi ako ay tamad. Hindi, joke lang. Pero hindi naman. Basta, ayoko talaga nung naglilinis. Sorry. Tapos ayan, nagpe-prep na kami para sa aming final exam. And luckily naman, nakapasa naman ako at hindi naman sa pagmamayabang, pero out of 25 items ay naka 23 lang naman ako. hindi ako mayabang doon. So ayan, very happy ang mga person kasi kami ay mga nakapasa sa exam. Oh, di ba? Ang 4 gang games. Very masaya. So dahil tapos na ang aming final exam, kami ngayon ay tutungo na sa graduation. So buti na lang ay nakapag-aral ako dito sa Endurance kasi guys, hindi ko na experience na graduate kasi nung time na yun, nung 2020 ay pandemic, so wala akong chance para mag-march, ganun. Hala, mag-march. Oo nga, hindi ako nakagraduate talaga. Alam mo, inabot lang yung TOR sa amin sa ano, TOR sa diploma dun sa gate. Doon lang talaga, kinuha lang namin dun. So ayun, very happy ako kasi kahit papaano ay naranasan ko man lang umakyat ng stage at graduate, ano. So, dyan na natatapos ang ating training. Maraming salamat sa Holland America Line para sa isang masaya at isang makabuluhang training. Talagang nag-enjoy din kami lahat. And yeah, see you on board. Kung may mga question kayo, just comment down below. Please subscribe and thank you for watching. Bye! Last day!